Good morning, brothers and sisters. Muli ako ay ang pamilya ko ay nagpapasalamat po sa inyong mga panalangin dahil kami po ay tinrangkaso na sabay-sabay last January 2. At salamat ay patuloy pong pinagagaling tayo ng Panginoon. No? I pray also yung mga kapatid na nagkasakit ay patuloy po nating ipanalangin. Pamilya rin ni Pastor Mac, nagkasakit din. At sila Esther, no? Sila po ay patuloy pong pagalingin ng ating Panginoon. So, ito po ang ating third Sunday ng January 2022. Tayo manalangin. Aming Diyos ang masalangit na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapasalamat. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ikaw ay Diyos na punong-puno ng biyaya at kahabagan at pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa proteksyon sa buong taon na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak sa UP Chay Liptong at mga kapatiran sa ibang lugar, Panginoon. Ang aming panalangin, O Diyos, sa oras na ito, gabayin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at ang mga salita mo ay ilagay mo sa aking labi upang mabigkas ko po ng tama sa mga makikinig at magbigay po ng inspirational and encouragement po ang mensahe mong ito na ma-realize po ng bawat isa ang sakripisyo mong ginawa ng iyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng bagong buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So last Sunday, nag-aralan natin put on the new self, hindi po ba? Ng isang Christian, dapat ikaw ay nagseset ang goal. Ano ba ang goal mo for the year 2022? Ikaw ba ay nagset ang goal to fix any broken relationship? Baka meron kang kaaway na dapat mong ayusin? Or yung iba naman ay mag-lose weight, mag-gain weight, magkaroon ng macho muscle, di ba? At yung iba naman ay sana magka-girlfriend na kami this year, di ba? Or to put up business, o makakita ng magandang trabaho. O yung walang trabaho, magkaroon ng trabaho. At yung iba ay gusto pa magkaroon ng magandang trabaho. These are all temporal things, no, na pansamantala lamang. But we can set goals which will reach eternity. Like for example, bringing lost souls for Christ, no? Na yung buong family mo ay makakilala sa Panginoon, ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Or to read the whole Bible this year. Ito yung ating goal sa church na lahat ng member ay mabasa ang buong Bible after 2022. Or to be useful in the kingdom of God. Ito yung mga tempo, mga eternity, eternal things na magandang iset ng goal natin as a Christian. Pero tingnan naman natin po sa John chapter 12, ay balik na tayo sa series natin, Back to the Gospel of John, na ating pinag-aaralan. Ito yung incredible account of life, ministry, death, resurrection of our Lord Jesus Christ. Let us see in the Gospel of John the goal of our Lord Jesus in coming to these words. Ano ba yung goal niya? Ang ating text po ay nandito po sa John chapter 12. Babasahin natin verse 27-32. Now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. So the crowd of the people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying an angel has spoken to him. Jesus answered and said, this voice has not come for my sake, but for your sake. Now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, sabi niya, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. O ang salita ng Diyos. Ito ay binigyan natin temang Jesus' death on the cross. Question, what is the goal of Jesus' death on the cross? This is a very amazing text, no, na, that our Lord speaks of His crucifixion in very direct terms. In verse 33, it tells us that when he said he would be lifted up, he was saying this to indicate
the kind of death by which he was to die. In verse 33, sabi niya, but it was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. Ito yung tinatawag na crucifixion. Historically, when the Jews executed someone, they threw them down and then stone them to death, pinabato, diba? Ng bato hanggang mamatay. Ganyan yung kanilang execution sa nakaparusahan during the mga Jews. So when someone was lifted up, everybody knew that was a crucifixion. Bakit? This is the idea of being lifted up become synonymous with crucifixion because the Romans government had done this to 10,000 of people around this period of time in the land of Israel as well as in other parts of the Roman Empire. Na marami silang ipinako sa krus, yung mga kriminal, mga death sentence ay ipinapako sa krus. People knew what it was to be lifted up in death. Alam nila yan, yung sinasabi ni Jesus Christ. Our Lord is facing the cross, no? Jesus then is speaking of his crucifixion. They understood that because in verse 34, mababasa natin, it says, what kind of son of man must be lifted up to die? Isn't that Messiah to live forever? Diba? So, mababasa natin yan sa verse 34. Sabi niya, this passage looks at the cross and its impact. No? Itong passage na ito, the cross and its effect, the cross and the power. Bagamat ang cross ay hindi pa nangyari, no? Ito ay isang anticipation lang ni Jesus Christ. Ngunit ito ang theology of the cross mula sa mga labi mismo ng ating Panginoong Jesus. Siya, bago siya ipako sa krus, na-anticipate niya na kasi alam niya mangyayari. Diyos siya, di ba? So, what is the goal of Jesus' death on the cross? Una, for the Son of Man to be glorified. Balik tayo sa John 12:23, verse 24. Ito ang pagkakasabi. And Jesus answered them saying, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. So it was going to glorify through dying sa pamamagitan ng kamatayan. Sinabi niya ito sa pamamagitan ng isang analogy o pagkakalintulad na inilalarawan niya na medyo mahirap unawahin ng mga tao. Pero this verse ay wala na siyang analogy ng ginawa, kundi directly ang sabi niya na maintindihan ng mga tao yung crucifixion. Na pag siya itinaas, ibig sabihin ito, kamatayan sa krus. This is why he came. And through his death, much spiritual fruit would come sa pamamagitan ng kamatay niya ay magkakaroon ng maraming spiritual na bunga. Una, Jesus understood that he came to die. Naintindihan niya. Mula nang ipanganak siya from his birth, he had been called Jesus because he would save his people from their sins. He knew that salvation was to be through his death. He knew he was God's chosen sacrifice. The Son of Man has come to seek and to save the lost. Diba? Yeah. Pero paano? Diba? Has come to give his life a ransom for many. Dumating siya as a ransom for many. He was born to die a sacrificial death. Alam niya lahat yun. Alam lahat ni Jesus Christ yung purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Hindi na ito isang sorpresa lamang o hindi ito isang magandang planong nagkamali, kundi ito ang talagang plano na siya ay naparito para mamatay. Ito ang plano. In 1 Peter 1:19-20, ito pagkakasulat. It was the precious blood of Jesus Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose him as your ransom long before the world began. But he has now revealed him to you in this last day. Noon pa man, alam niya na. Sa Genesis 3 pa lang, mababasa mo na eh. Pinrapisize na talaga yung gagawin niyang pagkakatawang tao para tubusin ang kasalanan ng tao. Bago pa siya dumating dito sa mundong ito, alam niya na darating siya sa mundo upang patayin. The cross and the subsequent resurrection is the great theme of Scripture. Diba? In ancient Old Testament prophecies especially speak about his death.
In Daniel 9 says, it will be cut off, a term to describe death. In Zechariah 12:10 says, he will die being first. No? Sisibatin, tutusukin. Sabi. In Isaiah 53, describes in detail his substitutionary death. Siya ang kapalit, no? Para sa halip na tayo ang ipako sa krus, siya ang ipinako. In Psalms 22, describes his experience on the cross. So when you come into the New Testament, his death is the theme of the apostles, of the gospel, no? Pagdating po sa New Testament, yung four gospel nito, Matthew, Mark, Luke, and John, ang focus ito, ang dominant po, the theme of the gospel is about the death of Jesus Christ and resurrection. No? 20% of four gospel, makikita nyo, is crucifixion, the events of his death and resurrection. His death then fulfills ancient Old Testament prediction and patterns. His death is the theme of the New Testament gospel. His death is the reason for the incarnation. He came to save his people. In 1 John chapter 3 verse 5, he appeared to take away sin by the sacrifice of himself. And in him, there is no sin. Sa Tagalog, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. So ang purpose, makikita natin, bagamat siya'y walang kasalanan, say holy, a sinless God, ay ang kasalanan ay dinalay niya. Yung kasalanan natin ay pinawi, inalis, sabi. So this is the reason he came. No? He came to take away our sin. He sacrificed himself na walang kasalanan. Hindi siya naparito just to become a good teacher. He didn't come to be a philosopher. He didn't come to start a religion. He came to die. No, he said, I came down from heaven to give my life for the world. In John 6:51, ito ang sabi sa Tagalog, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. So his death then became the theme of the apostolic preaching. Di ba? When you live for the four gospel and you come into the book of Acts, the apostle begins immediately to preach the Messiah had to suffer and die. That Jesus was crucified, he died, he rose again. That is apostolic preaching. In Hebrews 5:9 says, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. Because of the perfect righteousness of Jesus Christ and his perfect sacrifice for sin, he became the cause of salvation. Diba? Dahil sa nagawa niya ng perfecto eh, pag mabuhay na matuwid eh. At siya ang naging sacrifice eh. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. How did he become the source of eternal salvation? By suffering death. Grabe. Kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, nag-suffer siya sa kapamagitan ng kanyang kamatayan. Hebrews 2:9, ito sabi, But we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Kaya mga manunulat po ng Epistula, ng Epesel, ay tahasang tumingin sa krus at inilalarawan ang kahulugan at kahalagahan nito. Sa katunayan, mga kapatid, ang lahat ng mga implikasyon ng pagsunod, pag-uugali, buhay sa iglesia, kabanalan, kabutihan, ang espiritual na pamumuhay ay pawang implikasyon ng krus. No, dahil because of this cross, kung siya ay namatay para sa atin, hindi ba dapat mabuhay tayo para kay Kristo? Amen po ba dyan? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dapat mabuhay naman tayo para sa kanyang kaluwalhatian, for his glory. Kaya habang binabasa mo yung mga bahagi po ng bagong tipan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga epistola, mga gospel, makikita mo ang iyong sarili na naharap sa krus at ang mga implikasyon ng kamatayan ni Kristo upang bigyan tayo ng bagong buhay, upang tayo ay mabuhay sa kanyang karangalan at kanyang kaluwalhatian. Is that then fulfills ancient Old Testament
prediction. Ano pa? Is death is the theme of the New Testament? Is death is the reason for the incarnation? He came to save his people. Hindi ba? Is death is also the theme of worship in the church? It is the theme of worship in the church. Why? Meron binigay si Lord na dalawang ordinances the Lord gave to the church. Una, one is baptism. Number two, the other is communion. Pag sinabing baptism, kaya tayo nagkaroon ng water baptized last year, di ba? 29 new believers. In baptism, we identify with the death of Christ and His resurrection in a symbolic way. No? In the Lord's table, we gather to eat the bread and the cup, which are representative of His body and blood given for us. So the only two ordinances the church has, and they both point at His death and His resurrection. This is the heart and soul of the worship of the church. The cross occupies us. Sinasakop tayo ng cross. Kaya sa churches, makikita natin may mga cross. Sa church natin, may cross tayo sa gitna. It symbolizes, it translates the essence or the spirit of all biblical emphasis. Ipinapakita doon na lahat na nakasulat sa Bible ay patungo doon sa cross ni Jesus Christ. Na siya ay papako doon. Na mula na kanyang, from the Genesis, ay talagang na-prophesize na yan. For His glory. Sabi nga, for the Son of Man to be glorified. And that is the purpose why Jesus came into earth to die on the cross to glorify His name. Amen. Pangalawang purpose, pangalawang goal. For the glory of God the Father. In verse 27-28, sabi dito, now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose, I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. Ito ay isang nakakagulat o misteryosong pahayag po o isang maiwagang pahayag po ng ating Panginoon. In verse 27 sa Tagalog, ako'y nababagabag ngayon, sabi niya. Sasabihin ko bang, Ama, ligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. His soul is troubled. Nababagabag ang kanyang kaluluwa. How can his soul be troubled? He is God. Di ba? Paano siya nababagabag? Habang tinitingnan niya ang kanyang nalalapit na kamatayan, nakikita niya na, no, nababagabag na siya, he is troubled in spirit. How is it that the Son of God, the incarnate God, is troubled, is a troubled soul? Di ba? Magtataka ka eh. Sabi niya na ba, I am in trouble eh. Nababagabag siya eh. Di ba? So, well, we already know that was possible because back in John 11, na talagang may emosyon naman si Jesus Christ, di ba? Hindi naman siya bato, di ba? When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Nakita niya, di ba? Na nung po ay nakita niya si Mary, si Martha, na mamatay si Lazarus, umiyak, at yung mga tao nakikiramay umiyak din, talagang nabagbag ang kanyang damdamin. Sa verse 3, Chapter 13, verse 20, after he had said this, Jesus was troubled in spirit and tested. I tell you the truth, one of you is going to betray me. Grabe, nakita niya na talagang nalulungkot siya, nababagbag ang damdamin niya dahil ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya yon. He became troubled in spirit over the realities of betrayal. So he could be troubled in spirit. Nababagabag siya, siya nang harapin niya ang mga bunga ng kasalanan sa pagkamatay ni Lazarus at pagkawasak ng pamilya at pagkawasak ng pagkakaisang yon. He was troubled to think about the betrayer and where he was headed. No, alam niya na uudasin siya ni Judas eh. Diba? So we know he could be troubled. May damdamin naman siya. What does the word troubled mean? Ano ba yung troubled mean?
na ginamit dito. Trouble in a Greek word was taraso. It literally means to shake or stir up. In a figurative sense, it could be translated anguish. He was anguish. Oo, nalungkot siya. He was agitated. Nabalisa siya. Sometimes, it can be translated terrified. Na minsan, yung terrified, takot, natatakot. O frightening, o nakakatakot. No? Horrified, o na, yung nakakakilabot. In Matthew 14:26, mababasa natin, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Ito isang lubos na nakakagambalang damdamin, nakakabagbag. No? Ah, takot sila, kala nilang bulto. No? Ito yung nararamdaman, eh, yung takot. No? Sa Book of Luke din, makikita natin si Zacharias, nung lumitaw ang angel sa harap niya na sinabi ng mga anak si Elizabeth sa edad niyang 80, ayon sa sila, mga anak, natakot siya. No? He was troubled. He was terrified kasi bihirang umarap ang angel sa tao. No? Natakot siya. Hindi umaarap kasi ang angel sa tao. Kaya nung umarap kay Zacharias, atakot siya. At ganun din po sa John 14:1, sinabi ni Jesus Christ mismo, stop letting your heart be troubled. How can it be troubled? Sabi niya, stop letting your heart be troubled. Paano nababagabag si Jesus ka? How can be so agitated? How can be so distressed? Namimigati. Ibig bang sabihin, mas magagaling pa ang mga martyr? Mababasa niyo sa libro ng Paxes of the Martyr. Yung mga martyr eh, nung papatay sila, umaawit pa eh. Nung nakangiti eh. Masaya silang inaharap ang kamatayan sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, mas magagaling pa itong mga martin to kay Jesus Christ. Eh si Jesus Christ, nako, nung iniisip niya mamamatay, papatayin siya, ay nababagabag siya. No, bakit kaya siya nababagabag? Ano ba nangyari? Ito ba ay kainahan ni Jesus Christ? Kasalanan ba ito? Hindi. Hindi ito kasalanan. Makinig kayo mabuti mga kapatid. This is not the anguish of anticipated physical suffering. Hindi ito nababagabag sa pag-iisip na siya ay aagupitin. Hindi siya nababagabag na papako siya sa krus, tuturo ka siya ng koronang tinik, natutusok sa kanya mga ulo, sasamparin siya, duduran siya, lalatiguin siya, kakasugat-sugat siya, sisibatin siya sa kanyang tagiliran. Hindi ito yung anguish na in-anticipate niya na mangyayari sa kanyang physical. No? Yung anticipation na yan, alam niya yan. Ang problema, paano niya nalalaman na ito ang mangyayari sa kanya? Why? Because Jesus knew everything that was to come. Because He is God. He knew exactly what was going to happen to Him. Alam niya ang purpose since the beginning of the world. Alam niya ang mangyayari. Kaya pag naiisip-isip siguro niya ito, nalulungkot siya, nababagabag siya. Kaya nga, wala kang mababasa sa Bible na tumatawa siya eh. Di ba? Kundi, umiyak siya. Siyempre, tao siya eh. Kasi, napipil niya na yung mangyayari sa kanyang buhay. Di ba? He had felt that in anticipation because he knew it was coming. But that is not the real suffering. Hindi yun ang real suffering. That's not what troubles his soul. Hindi yun ang nagiging daylan ng pagpapakabag na nababagabag siya o nababalisa siya sa mangyayari sa kanya. Hindi yun na nagpapahirap sa kanyang isipan at damdamin. Ang mga tao ay tila iniisip nila mabuti, hindi ba ito ay isang katibayan na ang kanyang sangkatauhan ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pagka-Diyos? Ba? Hindi. Ito ay isang katibayan na ang kanyang pagka-Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sangkatauhan. Bakit? Bakit yung sabi yun? His trouble came not from anticipating physical suffering, but anticipating divine wrath, spiritual suffering. Na-anticipate niya yung galit ng Diyos na dadalhin niya. Yun yung nagbibigay ng kabalisahan sa kanya, nababagabag siya na malapit na mangyari. The hour is coming na, sabi niya. Ito isang nakakatakot na katotohanan.
No, the agony of the sinless Son of God was not that he would be nailed. Hindi siya natatakot doon. But that he would be judged by the wrath of God. Yung siya ay atulan ng puot ng Diyos, na yung galit ng Diyos sa kasalanan ng mga tao, sa kanya mapupunta. Yun yung nagpapagabagabag sa puso o sa kaluluwa ng Jesus Christ. So, yung sacrifice ng ating Panginoon, ginawa niya lahat to para sa atin, hindi para sa kanya. Di ba? Ginawa niya ito para sa ating kaligtasan at sa kaluwalhatian ng Diyos ang masalangit. Not that he would be stained with blood, hindi siya natatawa, but that he would be condemned for sins he did not commit. The sins of all who would ever believe, yung kasalanan natin na nampalataya, those tortured his soul with affliction. Yun yung nagpapatorture sa kanyang kaluluwa, sa kanyang damdamin, sa kanyang kaisipan, no, na mabagsik na torture na mararanasan niya. Grabe, makikita niyo nga yung Passion of the Christ, di ba? Yung hirap na dinanas ang ating Panginoong Yesus. And yet, tayo mga Kristiyano, papetik-petik pa rin tayo sa buhay Kristiyano, na binabaliwala natin yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, di ba? So, the Son of God should be troubled by the prospect of divine wrath and alienation from His eternal Father. See, nababagabag siya dahil inaasahan niya yung banal na galit ng Diyos at pagkalayo niya sa Ama. Kaya nga, nung nasa ko siya, Father, why have you forsaken me? Diba? Naano siya, ang bigat nun, yung malayo ka sa Ama, diba? Mabigat yung damdamin niyang yon. Yes, he's troubled. But it's not the physical part that troubles him. Ano? It's the spiritual reality. Yun yung nagpapabagabag, yun nagbibigay ng problema sa kanya na mararamdaman niya yung daranasin niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo pag tingnan nyo, sabi niya sa verse 27 ng John 12 ulit, "Now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose, I came to this hour." Sabi niya, kailangan ba, sasabihin ko ba, Lord, iligtas mo ba ako? Eh, kaya nga ako naparito dahil sa ganitong kadailanan eh, na mamatay sa krus, di ba? Eh, kung gugustuhin ko rin lang, sabi ni Jesus Christ, doon sa Matthew 26:53 kasi, ay, pwede siya manalangin sa alma eh, Lord, magpadala ka nga dyan ng 72,000 angels para iligtas ako. Pwede yun eh. Kaya lang, pag nanalangin siya ng ganon, maliligtas nga siya, pero mapapamak naman tayo. Hindi ba? Hindi tayo magkakaroon ng buhay na kapatawaran ng kasalanan at buhay na wala hanggan. Ayaw niya yun. No? Hindi ko pwede sabihin yun, sabi niya, kasi kaya nga, for this purpose, I came to this hour. This is the reason I came. This is why I am here, to die on the cross. Di ba? To give glory to my Father. Kaya in John 10:17-18, "For this reason, the Father loves me, because I laid down my life so that I may take it again. No one has taken it away from me. I laid it down on my own initiative. He is not unwilling, he is very willing. Totally willing." Sabi niya, "I will not say, Father, save me from this hour. This is the reason I came. I came willingly. This is completely voluntary." Completely voluntary. Nangangahulugan ba yun na walang paghirap? Hindi. Damandama nga niya yung paghihirap na hindi niya maunawaan to eh. Nadadama niya, na-anticipate niya na. Grabe. Napipil niya na yung pain. Daranasin niya. Ang bigat nito. Ang hirap talagang, no? Biro mo as God, no? Na-anticipate niya yung mga pain. Kaya tayo, alam ng Diyos yung dinadanas natin this pandemic. Alam niya yan, anticipated niya mangyayari ito. So as a child of God, magtiwala lang tayo sa Panginoon. No, nandyan yung anong purpose niya sa buhay natin, ang siyang mangyari. Huwag lang mawala yung ating tiwala sa Panginoon. Sa gitna ng pandemic na ito, nariyan siya, nararamdaman niya, anticipated niya mangyayari ito. But the grace and mercy and healing power of God is been upon us. Amen po ba dyan? Maniwala tayo doon. Anticipated ng Panginoon dyan. So, if you listen to him in Luke 22, tingnan nyo, nung siya yung nanalangin, sa verse 42, sabi niya, "Father, if you are willing, remove this cup from me.
This later, possible this was Thursday night, nang siya nagpipray sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, if you are willing, remove this cup from me. What is this cup means? The cup of divine wrath. That's the concept that comes from the Old Testament, the cup of God's wrath. Yung saro ng galit ng Diyos, sabi niya, alisin mo sa akin to kung pwede nga lang. It's not talking about the nails. It's not talking about physical pain and suffering. He's saying, Father, what terrifies me is the cup of wrath, yung galit mo. Yung galit mo sa kasalanan ng tao ay ibibigay mo sa akin. But not my will, but yours be done. Sipin mo, yun yung nagbibigay ng trouble kay Jesus Christ. He is in such agony. In Luke 22 says, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down on the ground. Diba? Dahil sa kanyang kapigatian, namimigati siya, nadadaman niya, na-anticipate niya yung daranasin niyang hirap sa krus at pagpapahirap sa kanya ng mga tao, ng mga Udyo, ng mga Romano, ay talagang sa stress, yung pawis niya, dugo, pumuputok yung mga small vein niya sa ugat. Sabi nga ng mga doktor, ganun doon talaga. Pag minsan puputok yung tatagas, dugo na yung pawis ni Jesus Christ. Yun yung naramdaman ni Jesus Christ para sa atin yun, di ba? Nga tingnan nyo sa Hebrews 10:5-7, itong pagkasabi. Dahil dyan, nang si Kristo'y manahog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga ahin at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tubdin ang iyong kalooban. See? Siya, alam niya, yung katawan niya ang naging sacrificial lamb para sa atin. Kasi sawa-sawa na si Lord sa paulit-ulit ng mga hayop na inahandog, hindi naman nakaalis ng kasalanan. Pero itong dugo ni Jesus Christ ay nag-aalis ng kasalanan ng tao. Diba? Kaya sabi niya, narito ako, O Diyos, upang tubdin ang iyong kalooban. Voluntarily, completely, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan niya, pinabanal ni Jesus ang lahat ng maniniwala magpakailanman. Amen. Binigyan mo ako ng isang katawan upang ako ay maging isang sakripisyo. Ito yung sabi ng Jesus Christ. Kaya lahat tayong naniwala ay pinababanal. We are sanctified forever because we believe in the works of Jesus Christ and is in words of Jesus Christ. In John 12:28, Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven, I have both glorified it and will glorify it again. So the purpose of Jesus said, he came for us to glorify the Father. Yun, dumating siya para luwalatin, parangalan ang Diyos sama sa langit. I only do what the Father tells me to do, sabi ni Jesus. What the Father wills for me to do. What the Father shows me to do. I only do what glorifies the Father. We read that all through the Gospel of John, this he knows will glorify the Father. At ang kanyang pagmamahal sa Ama ay banal. Ito ay perpekto, matuwid na pag-ibig. Yun yung nagdadrive sa pagsunod ni Jesus Christ, yung kanyang banal na pagmamahal sa Ama. He will do what his love demands. Diba? Love for the Father demands that he glorify the Father. This will glorify the Father. How does the cross glorify the Father? The cross glorifies the Father in several ways. First of all, the cross puts on display all God's attributes. Nakita po rin. God is glorified when we are made aware of who He is. Nag-glorify siya na ma-realize natin na aware tayo na kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay bulong puno ng biyaya, kaabagan at paghibig. Diba? On the cross, you see God's love in action. You see His grace, mercy, and justice in action on the cross. But the glory of God is further displayed at Calvary in the fact that it is by the death of Christ that God is able to redeem humans from all human history, bring them to heaven to forever glorify Him. So ang pagtatatag ng kaharian ng langit, ang pagpapakilala ng bagong buhay, ang kapatawaran ng kasalanan,
ang paninirahan sa langit, lahat ng ito ay nakasalalay sa pagiging masunurin ni Jesus. Kahit na ang idea ng pagtanggap ng kasalanan ay ganap na nakakaiba sa kanyang banal na kaluluwa, that's what troubled him. Ginawa lahat ni Jesus yon. John 12, sabi niya, Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven, I have both glorified and it will glorify it again. So, Father, glorify your name through my obedience unto death, sabi niya. And the voice said, I have both glorified it. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ, ng ating Ama? What does that mean? What he means is that I have already glorified my name through you. I've already done that through you. Anong ibig sabihin ng Diyos Ama doon? In chapter 10, mababasa natin, he did it through his whole ministry. He validated him by his miracle power. No, lahat, power over demons, power over disease, power to create food. No, lahat ng kapangyarihan ng Diyos Ama binigay Jesus kay Jesus Christ, ginawa niya. No, pinalayas ang mga demonyo, pinagaling ang mga sakit at nagparami ng pagkain. Di ba? Nakita ng mga tao to, na-glorify ang Diyos. Why? Ibang klase to. Hindi kayang gawin ni John the Baptist to, pero ito, ginagawa niya mga bagay-bagay na hindi ginawa ni John the Baptist, mga sign and wonders. He did it recently through the resurrection of Lazarus. That capstone miracle, verse 40 of chapter 11, Jesus is at the tomb, tells them to remove the stone and then Martha. Did not I say to you that if you believe, you will see the glory of God? Which is to say, the glory of God is on display through the miraculous power of Jesus. That marks his entire life and ministry. Now, sa entire life of Jesus Christ and the ministry on earth, God was glorified in the life and ministry of Jesus Christ. So when the Father says in verse 28, I have both glorified it, he means throughout your whole ministry, I have put my power and glory on display through you and will glorify it again, meaning I will glorify my name through your death. I did it through your life. I will do it in your death. Grabe, no? There was affirmation of his ministry at his baptism, affirmation of his deity at the transfiguration, and this affirmation from God verbally at his death, which is to say, this is the union of the Father and Son is unbroken. Nadinig eh, nung binaptize si Jesus Christ, sabi, this is my beloved Son. Doon sa transfiguration, di ba? This is my beloved Son. Listen to him, sabi niya. Affirmation yun, pinatutunayan po na ito'y anak ko, na aming relasyon bilang ama at anak ay hindi nasira, hindi na broken. So the union of the Father and the Son is intact. Now, there is no separation. He didn't die because he displeased God. He didn't die because something went wrong. He died to glorify God, and God will glorify himself through his death. This is the most important affirmation of the death of Jesus Christ. Ito ang pinakamahalagang pagpapatibay ng kamatayan ni Jesucristo. So the Father has been glorified in the fast through the Son's life and miracles. He will be glorified in the near future on Holy Friday. In fact, through the Son's death and far beyond through His resurrection, the salvation He provides. See, the purpose, the goal of Jesus' death on the cross is for the Son of God be glorified and for the glory of the Father. Third, for the salvation of those who believe. Para sa kaligtasan natin mga naniwala at nanampalataya. Verse 31, now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. But he was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. So nakita natin ang misteryo ng paghihirap ng anak, ang misteryo ng sagot ng ama, at ang pagkatapos ay ang pangwakas, ang misteryo ng krus bilang tagumpay. So nagsimula bilang dalamhati. Di ba? Dalamhati, ay was trouble, nagpagpapairap, takot sa kaluluwa ni Jesus. Ang lahat ay biglang nahawi, naging tagumpay. Ang lahat ay biglang naawi sa pag-asa. Na from pagdadalamati, naging tagumpay at nagkaroon tayo ng pag-asa. Di ba? So ang pagpapala ng tinig ng kanyang ama at ang presensya ng ama ay nagpapalakas sa kanya.
ay nagpapaalala sa kanya na ang kaluwalhatian ay dumarating sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kaluwalhatian ay dumarating sa Ama at sa kanya dahil pareho silang nakibahagi ng kaluwalhatian. Now, rather than viewing the suffering of sin bearing on the cross, he focuses on the salvation through that suffering and turns from being troubled in verse 27 to words that are triumphant in verse 31. He goes from trouble to triumph, no? From trouble to triumph. Isinaad niya ang kahihinatnan ng kanyang kamatayan, ang katuparan ng krus, ang misteryo ng krus na nabuksan sa tatlong malalaking pahayag. Number one, the judgment is on the world, in verse 31a. Number two, the ruler of this world will be cast out. Number three, and if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Three anticipated accomplishment in the cross. The world was judged. Ang sistema ng kasalanan ay inatulan. Dumating na ang crisis, tapos na ang pagsubok sa mundo, ang kapahamakan ay tinatakan ng pagtanggi at pagpapatay sa anak ng Diyos. Ang krus ay ang nagparusa at tumatol sa mundo. Ibig sabihin ay ang mga udyon na tumanggi sa kanya, ang mga pinuno na umatol sa kanya, si Judas na nagkaanulo sa kanya, ang mga sundalong Romano na nanunuya at nagpapatay sa kanya, si Pilato na nagatol sa kanya, ang buong lipunan ng masasamang tao na hiwalay sa Diyos na nagpako sa kanya. At higit pa riyan, ang mga tao sa buong mundo na lumalabas bilang mga anak ni Satanas na isang kontra sa Diyos, kontra kay Kristo ang pag-uugali. Yan ay inatulan niya at pinarusahan. So lahat yan, ang buong daigdig na tumatanggi kay Kristo ay inatulan ng krus ni Kristo. In Gawa 17:31, sapagkat itinakdanan niya ang araw na paghukom sa salibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon, si Jesus. He condemned the world. The world, every man in it, from now on, is condemned. They're born condemned to death unless they repent and embrace Christ. Lahat ng tao, pinanganak na mapapaama, pinarusan, pera na lang kung sila'y magsisisi sa kanilang kasalanan at yakapin si Jesus Christ. Three anticipated accomplishment in the cross. The world was judged. Diba? The ruler of this world will be cast out. Sino yon? Si Satan, the prince of the power of the air, the ruler of this world. Satan was dethroned at Calvary. Again, this is a reversal of what you might think. It looks like Satan won. It looked like Satan triumphed. And the devils of hell thought there was a triumph. Satan had conquered Christ at Calvary. But in reality, Christ had crushed his head, dealt him the death blow. Matindi, na-uppercut dito si Satanas. So ngayon, si Satanas lumalaban mula sa death row. Isa siyang natalo na kaaway. Wala siyang kapangyarihan kay Kristo. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. He is a conquered, defeated po. Talunan na siya. Wala na siya kapangyarihan sa atin. We are a new creation in Christ. Di ba? Bago na tayo. Ang problema na lang natin, we are living on a simple nature. Dito sa katawang makasalanan, yun ang problema. So to the disciple on Thursday night in verse 14:13 ng John, Jesus said, Satan has nothing on me. I crush his head at the cross. Took away his power. He is cast out. You can see the progression of his being cast out. If you go to Revelation chapter 12, he is cast out, and eventually chapter 20, he is cast out. Finally, he is cast into the lake of fire which burns forever and ever. Satan is totally defeated by Christ at the cross. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon ay inalipin ng takot sa kamatayan. So, ang kamatayan para sa atin ay walang takot dahil kay Kristo tayo ay dumadaan sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ito nangangahulugan na si Satanas ay wala na sa paligid na umaatungal at ahali-haligid na parang hayop na pugot ang ulo. Gumagala siya na walang patutunguan,
parang nag-aalaswerte na lang siya na may masila siya, isang maras at masama. Ngunit siya ay isang talunang kalaban na natalo sa punto kung saan mukhang nanalo niya siya, natalo na siya. Akala niya panalo, wala na. Wala na siyang power sa atin. Because the Holy Spirit is living in us. Well, wala siyang kapangyarihan sa atin. So, we are already saved. We are sanctified by the blood of Jesus Christ. Finally, positive note of triumph, verse 32. Di ba? Yun ang sinasabi. So, tatlong bagay. The world was judged. The ruler of this world will be cast out. I will draw all men to myself. He's saying, I will draw all men to myself. Ilalapit ko lahat ng mananampalataya sa akin. If I am crucified, I will draw all men to myself. All men meaning all Jews, Gentiles, people from every tongue, every tribe, every nation of the planet. At sabi niya, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. He at the cross provides the work by which all can be saved. Children of God from all over the world. This is the fruit of the grain going into the ground and dying. As he said back in verse 24, it is because he is crucified that he can draw men to himself. It is in death that he gives new life. Sa kanyang kamatayan, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya't ang kanyang paghihirap ay nagiging pag-asa, ang kanyang bagabag ay naging tagumpay. So the goal of Jesus' death on the cross is for the Son of Man to be glorified, for the glory of God, of the Father, for the salvation of those who believe. Amen? Ano po ang ating conclusion? Jesus' death on the cross give us new life for the glory of God. Tayo po yung manalangin. Purihin ka, aming Diyos, ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil ang resulta po ng pagkamatay sa krus ng iyong anak na si Jesus ay nagbigay po ng bagong buhay sa amin at pag-asa. Bagamat kahit siya po'y nabagabag dahil sa kasalanan namin na ipinatong mo sa kanya, ang kasalanan libutan na ipinatong mo sa kanya, ang nagbigay ng kabagabagaban sa kanya, ngunit voluntarily, Panginoon, inaccept niya na mangyayari ito upang siya po ay maging sacrificial lamb na mag-aalis po ng kasalanan namin. Salamat, Panginoon, dahil ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang ibigay niya ang kanyang buhay para sa amin. Salamat sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, na ang tunay na pagmamahal po ni Jesus ang siyang naging dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay para sa amin, to glorify your name. Nawa, O Lord, bigay niyo rin po sa amin ng ganong kapangyarihan na mahalin ka namin, gawin namin ang mga bagay na nais mong gawin para po sa iyong kadakilahan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa iyong kamay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin buhay at ingatan niyo po ang bawat isa, ang bawat nakikinig, ang bawat anak mo, Panginoon. Ibigay niyo po ang tunay na kapayapahan, kagalakan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Sa iyong kamay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay. Kaya mga kapatid, bagamat sa gitna ng pandemic na ito, lagi tayong magtiwala na alam ng Diyos ang nararanasan natin. Ang kapayapahan, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay nasa atin na. Kaya sa buong linggong ito, mabuhay tayo na may bagong buhay kay Kristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po yung masabi ng Amen. God bless, brothers and sisters. See you again next week, God's willing. On Wednesday service, don't forget.